TWIZ, programang sasamuhin ang iba't-ibang isyu at mga balita. Karambola sa TWIZ. Tatalakayin, hihibayin at pagtatalunan ang iba't-ibang mga isyu. Karambola sa TWIZ, programang pwede kang mag-lipsan. Pero pwedaw, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa TWIZ. Pagising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretso na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Nag-uulat, hinihimay ang mga isyu. Mga kababayan, ang inyong karambulista, Jojo Robles, Conrad Banal, Jonathan de la Cruz, Thinking Pinoy, RJ Nieto, at si Trixie Cruz, Angeles, oh! Karambola, karambola, uy, umaga, oh, oh, karambola, karambola. DWIC 882. Kaya tumutok na at pagbibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan natin mahal. Karambola, karambola, umaga. Oh, oh, karambola, karambola. Magandang umaga, welcome to Karambola. Kasama sa impilan, Conrad Banal. Ako po si Trixie Cruz Angeles. DWIC text line 0918-350-2378. Ulitin po natin, 0918-350-2378. We're also on Facebook Live and YouTube live streaming. Don't forget to like and share. Magandang umaga. Padating po si Boss Janet. Oo. Ano, mamaya umaga. Yung ano? Ang nangyari sa hulo. Yun. Mamaya na yun. Ayun. Ha? Baka na naman, eh, merong excited na ata. Gusto na ngayon niya. Mamaya yung na. Sa hulo. Sa hulo, mamaya na. Ano muna tayo? Update muna tayo sa COVID. Yes. Ang gusto ngayon mangyari, eh, mukhang house to house daw. Oo. House to house na campaign. Yeah. Eh, titignan ko sino may COVID o wala. Mm-hmm. Yan ang proposal. House to conduct testing ba yan? DILG. Oh. Hindi. Kasi or house to what? To monitor. For isolation. Oo. Mm. Yung hahanapin yung may mga COVID. Okay. House to house. Yun ang ibig sabihin nitong si Interior Secretary Eduardo Anyo. Okay? Ano lang ako sa kanya eh. Kasi parang the way it's being made to sound sa media, state security forces, military regime, to find those with COVID for isolation. Military regime. Talaga to si Duterte. Ganyan na naman yan. Marshalona. Yeah, you say that. May araw ka rin. Yan ang sinasabi ngayon sa mga social media ng mga mayari na PR eh. Oo, kasi may araw ka rin. Yan. Tagpi-tagpi na along with other things that he said, di ba?
Ano, wala na tayong freedoms. Wala na. Pinatay nilang ABS. Wala na. Ngayon, state military forces. Yung house to house, ganito lang kasi simple, wala military regime, walang kung ano-ano. Regime yan. Kung ano-ano ginagamit na naman ngayon, talaga mapanikil. Mm-hmm. Ah, hindi ho. Kasi meron nagpipilit na mag-home quarantine na hindi naman daw pala advisable. Okay. Meron nga, nagtatago, hinabol pa eh. Ah. Nagka-COVID yung kanyang esposo, esposa, ata. Siya ngayon, dapat mag-quarantine. Okay. E tumakbo pa. Ay, grabe. Kailangan pang hanapin ngayon. Mga barangay. Grabe no, yung mga ganyan. Yung mga ganyan yung nagkakalat talaga eh. Ngayon, eh sinasabi ni Anyo, yung mga local government units, ibig sabihin yan yung municipality o yung syudad o yung barangay, eh magtatayo daw ng contact tracing team sa bawat barangay. Okay. Yan yung sinasabi ni Larry Gado nung umpisa pa lang, di ba? Diba? Diba, by barangay. At sinulat niya nga yan. At sinabit niya pa yan sa task force. Yes. Okay? Hindi siya pinansin until now. Ngayon, pero malamang they won't give him credit. Kasama to. Daw sa response yan, yung barangay level contact tracing. Dapat noon eh, kasi sila nga nakakakilala dyan, di ba? Mga taga-barangay. Yan yung sinasabing house to house. Hindi yung military yan. Ha? Tandaan nyo ha, hindi military yan. Barangay level, merong team sa barangay ngayon. At doon hahanapin house to house. Hindi ko talaga advisable yung home quarantine. Inuulit namin. Hindi advisable. Kung hindi, wala kang sariling kwarto. Walang sariling kwarto. Wala. Yung kwarto, kailangan may sariling banyo. Kailangan isolation. Okay, isolation. Dapat walang contact with the rest of the family or the household. Eh, halos imposible yan. Eh, paano kakakain? Paano lahat? May sakit ka. Sinong mag-aalaga sa'yo? Correct. Mahina ka. O kung ano man, may lagnat ka. Palagay na nakakatayo ka. Eh, kailangan mo pa rin ng tulong. Di ba? Eh, absolutely. Sabi, yun nga nakakatawa ron, Trixie. Sabi ni Anyo, hindi naman advisable yung home quarantine. Diyan nga nagkakandahawa-hawa. Lumabas ang DOH, kinokontra naman siya. Pwede naman yung home quarantine, provided, ito yung mga kondisyon, yung sinabi natin kanina. Eh, sino ba makakasunod doon sa mga kondisyon na yun? Correct. Diba? Unless na may private nurse ka. Okay? Eh, doon lang sa mga mayayaman yun. Yung mga nakatira sa Makati. Yun lang yun ang mangyayari doon. So, eh kumukontra pa kasi. Ito pa, sabi ng palasyo, hindi, may mga, ano pa tayo? May mga capacity pa sa hospital. Salita na naman ng DOH. Oh, danger zone na ang mga hospital. Panay kontra eh. Oo nga, ano na nangyayari? Anong gagawin? Kasi lost control na ng DOH yung leadership ng IATF. Wala na. Hindi. Meron silang SAR. Okay. Ang SAR ng testing, Vince Dixon. Ang SAR ng isolation, si Villar. Okay, yeah. Siya yung magtatayo ng mga ano eh, facilities. Ang SAR ng contact tracing, si Magalong. Ang SAR ng monitoring lang pala. DOH. Maisala lang. Talipusan. Iba, ang daming trabaho. Ito, imo-monitor mo lang. DOH. Yung mga hospital. At saka undersecretary nalagasan pa. Nalagasan na talaga. Yung dalawa, cabinet level yun. Yung si Villar at saka si Vincison, cabinet level. Si Magalo, mayor nga yan, pero siya pinakamaganda record sa contact tracing sa Baguio. Yes. Okay? Best practices. Yung DOH, hindi na nga secretary, anong gagawin? Palpak pa. Magmo-monitor. Sana isinali na rin yung data harmonizing. Ang trabaho niya, mag-monitor lang. Eto na nga, puro monitor lang ang inabot natin sa hospital.
Sabi ng Malacanang, okay pa ang hospital natin. Sabi ng DOH, nako, sagad na. Pinagsasabi ko ano na yung mga hospital dito sa Metro Manila, 75%, okay. Mga ganun. Sa Cebu, ganitong percent, ganyan, okay? Minonitor lang. Okay. Eh, ito yung tanong ng mga doktor na kakilala ko eh. O, minonitor nyo ngayon, alam nyo kung anong capacity, eh, ano ngayon? Di ba? Kami ba, hindi na namin alam yan? Ay, alam na na. Yung mga na, doktor nga sa hospital, sila unang-una nakakaalam yan eh. Wala na. Eh, kayo, ngayon nyo lang nalaman, sasabihin nyo pa sa amin. Redundancy talaga. Okay. Na-monitor nyo nga, ano ngayon? Anong gagawin nyo? Wala naman. May action ba? May announcement ba yung DOH kung anong gagawin? Na ngayong danger zone na raw ang mga hospital. Okay? Paano yan? Paano tayo? Sa akin, maganda yung house to house. Pwede yun. Ngayon, pag nalaman mo may COVID sa ganitong barangay, lockdown na yun. Okay. Bahan dami nito kasi, syempre, house to house eh. Alam nga naman may makalusot pa doon. House to house na eh. Di nalaman mo, lockdown yung buong kalye na yan. Halimbawa, o yung buong zone. Hindi lang barangay, ano? Kasi yung mas malaki sa barangay, yung zone. Yes. Kung hindi i-designate. Pwedeng bala buong zone ang lockdown o barangay o kalye, di ba? O neighborhood. Purok. Ano ba tawag diyan? So ano? Then purok mula din barangay, di ba? And then ngayon, maski daw mild or asymptomatic, yan na ngayon ang patakaran. Hindi advisable na mag-home quarantine. Ang sinasabi niya ho nila ng ating task force, kung meron kayong kakilala, alam na sa neighborhood nyo, merong COVID-19, i-report nyo. Yan. Okay. Ganyan na nangyari dito sa may isang compound ng mga Bliss. Okay. Dito sa Pasig, no? Merong mag-asawa sa isang unit. Nakita na po. Oo. Na... nalaman ng mga katabing unit na may COVID. Okay. Pero hindi nagre-report. Ginawa nila, ni-report nila. Yun. Dumating yung barangay. Oo. Mali pa nga yung address. Ala. Sa yung unit napunta. Okay. Kasi parang ganito eh, 144 tayo unit. Okay. Napunta sa 114. Okay. Nagkamali doon sa... An honest mistake. Sige. Nagkamali. Doon yun. Pinagpipilitan na merong may COVID doon sa bahay na yun. Aba, wala! COVID of errors pa nga. Tapos nalaman ngayon na yun na nga mag-asawa. So nabigyan ng... sa ang maganda doon, natulungan pa sila. Napa-hospital ng maayos. Diba? Kesa nandun lamang sa isolation. So yan ho yung kumagaya ng bagong-bagong development ngayon. Na... yung testing naman, okay? Diyan, yan yung ano eh, yung COVID cases. By the way, bumaba kahapon. 600 plus lang yung COVID. Okay. So, pero sabi ng WHO, kasi ang bagal nyo mag-testing. Ay, sa testing tayo ngayon, ha? Testing naman tayo. Sabi ho ng WHO, Philippines, sobrang haba nung ano... dapat 24 oras lang. Meron ng resulta. Ang test. Dito ata sa atin, inaabot ng mahigit dalawa hanggang tatlong araw. Okay? 72 hours. Minsan lagpas pa nga eh. Okay. Ang sinasabi ng WHO, speedy testing results and speedy contact tracing. Yan. Dapat ang testing, laging may kasama ang contact tracing. Dapat daw yan, 24 oras lumabas na yung result, para nga naman yung contact tracing. Kasi, di ba, ganito yung matik-matik ng Trixie. Eh. Yeah. Kung 3 days bago mo malaman yung result, eh di ang dami mo nang nahawa. Nakalabas-labas ka na. Yeah. Samantalang yung 24 oras, alam mo na yung result kung meron kang COVID. Hindi ka na lalabas. Quarantine ka na.
kung mild ka lang, okay, pa-quarantine ka doon sa isolation, arena, whatever. Yung dalawang araw, medyo wala ka na mahahawa doon. Okay. Di ba? Yeah. Makakatipid tayo ng dalawang araw, yes, ligtas doon. Yun yung reasoning ng WHO. Yung kasi, mas maagang magkaroon ng contact tracing, mas mainam, mas makakatulong. Okay? Eh ngayon, tiwala na ako dun sa SAR ng contact tracing, si Magalong. Okay. Malamang magawa na natin yan. Kasi yan, isa yan sa mahalagang bagay. Eh. Okay? Ngayon, dito sa atin daw, umaabot ng 50 hours. Mm-hmm. Wow, more than 2 days. Yung paglabas ng resulta. Ang ngayon naman, sabi ni Vince Deason, ang target kasi natin, by the end of July, 1 million na ang na-test. Payat yun. Kasi nagsimula tayo February, March, April, May, June, July. 5 buwan, 1 million lang. Ang hina. Nalampasan na raw natin yung target. Ano, sino bang DOH ang nagko-conduct pa rin ng testing primarily? Identified sila ng test consolidate centers? Ng test results. So who is in charge of testing? Iba-ibang laboratorio. May mga swab centers, di ba? Halimbawa, kanya-kanya kumpanya. How is this organized? Yung swab, ipadadala ngayon sa mga test labs. Oo. Marami na tayong test labs all over the country na sa 60 na ata, 60 if I'm not mistaken. 85 na pala. 85 na ang ating labs. Okay? So everywhere may mga swab, may mga booth pa nga eh. Tapos yung mga kumpanya, sila nagpapaswab. Tapos padadala doon sa laboratorio. Yung laboratorio ngayon, yung report ibibigay sa DOH. Pero dapat yung laboratorio ibigay din sa barangay. Halimbawa yung tao sa barangay na to, dapat meron ding mapping na sinasabi ni Jonathan. Yeah. Diba? Siguro gagawin ni Magalong yan. Dapat yung test laboratories, may report din kay Magalong. Doon sa unit ni Magalong. Huwag naman diretso sa kay Magalong, kundi mabubunsol yun sa dami na information. I'm sure meron siyang team. Yeah. Na dapat ang mangyari dyan, yung laboratorio, i-report sa kanila. Ito, positive to. Tapos lahat ng address. So, kinokulate yung information. O, address and everything, diba? Telephone number. Yung contact tracing unit ngayon, a-action agad. Magmula sa laboratorio. Sa akin, tingin ko, that's the best. Kesa from the laboratory, pumunta sa DOH, anong gagawin ng DOH? Sasabihan siguro yung tao, whatever, yung nag-test. Ang tagal pa eh. Matagal na nga yung test results. Matagal pa yung transmission, yung para makapag-contact tracing. Meantime, ilang araw na yun nasayang. Nakapag-party siguro, whatever, ang ginawa ng taong meron palang COVID. Okay? Pero, ang target daw, 10 million. 10 million na tests. Kasi pataas ng pataas na raw yung use. Sa ngayon ata, nasa ano na tayo? 25,000 na ang ating tests a day. Okay. Magaling naman, mabuti naman. Gusto raw yan paabuti ng 30,000 tests per day by the end of July. Okay? Ngayon, at ang target natin, 10 million. Ibig sabihin, 10% of the population. Okay. Pero yung 10 million kasi na yun, meron doon pa ulit-ulit eh. Halimbawa, hindi 10 million population yun, 10 million people, hindi. 10 million tests. Kasi it's possible one person more than one test. Hindi ba? Lalo na yung mga nasa frontline. Yes. Lalo na yung mga dealing with the public, police. Yes. Police. Kailangan regular yun eh. Regular. Ang police, mahigit 1,000 na yun nagka-COVID sa police force. Ha? Nakakatakot yun. Yan ho ang kailangan natin. And despite what they say about militarization and everything. Okay.
10 million ang ating target. Sana nga maabot yan. Tapos yung contact tracing, maayos. Mm-hmm. Yan ho ang ating, aangat na talaga kumpiyansa natin sa COVID testing. Uh-huh. Yung mga hospital naman ho, itong update, sa monitoring SAR, patawa-tawa eh. Nakakatawa yung ano na yun eh. Mm-hmm. Merong SAR ka for monitoring? Yes. Ha? Kahit clerk, kayang gawin yun eh. You need a SAR for that? Yun ang nakakawala na kumpiyasa pag ano naririnig. Pag naririnig ko yung si Magalong na yun nag-contact tracing, siya na magtatayo ng team, siya na in charge dyan. Nabubuhayan ako, Trixie, sa totoo lang. Tapos maririnig ko si Vince Dizon, okay, na-achieve na natin sa wakas. Yung ganito sa testing. Although, frankly, ang baba-baba ng target na 1 million in 5 months. Ngayon, tinaasa na target 10 million na by the end of the year. At I think we have the capacity to do that. Ngayon, pagdating doon sa monitoring ng hospital, monitoring lang ang trabaho, di ba pwedeng mas mabigat pa doon? Lahat daw, karamihan ng hospital sa Metro Manila at Cebu at Iloilo, inaabot na yung full capacity sa COVID. Okay. Sabi ng Private Hospitals Association of the Philippines. Okay. Lumalabas ngayon ang trabaho ng DOH, kontrahin itong association na to. Okay. Di ba? Kasi mo-monitor mo eh. So hindi kayang i-monitor ng Private Hospitals Association. Kailangan i-monitor. Morning, Boss Jonat. Good morning, pare. Good morning. Pero inaamin ng DOH na dito raw sa Metro Manila, mahigit 70% ng ano? Mahigit 70% ng okupado ng capacity ng mga hospital for COVID. Inamin na rin nila. Alam nila yan. And therefore, danger zone. Yeah, ang Metro Manila. Ano ngayon ang gagawin mo? Ano nga pa? Ganito yan. Warning zone na yan. Mag-usap-usap muna sila. Kasi sa Cebu, alam mo ba yun? Nag-away na yung City Health Department at saka Regional Health Office. Because? Tungkol nga sa data. Ayan na naman, data harmonization. Kaya pala kailangan may monitoring, sir. kailangan maliwanag kung ano talaga yung monitoring nila. Okay. At saka ano yung harmonize. Kasi naghahanap ako ng mga synonym ng monitoring, harmonize. Wala pa. Thesaurus na nga ginamit ko. Coordinating. Pwede coordinating. Pwede coordinating. Monitoring, harmonizing. Kasi sa Cebu, kaya sila nagkagulo. Dahil sa data. Isipin mo, mayroong isa doon, sinabi, nag-report na okay na siya. Yung pala patay na. Ayun, oo. Oh. Diba pinadala ng notification? Oo. Patay na. Nireport na okay na. Ang sino nag-report na City okay? City Health Department. Ayun na. Oh my God. Kaya nga yan yung mga, kaya nga importante. Tapos yung sinasabi ni Undersecretary Vega na one hospital command. Mm-hmm. Yan ba kaya nilang gawin yan kasama yung mga private? Kasi alam mo, isa pang nagiging problema, yung harmonization ng data. Public at private hospitals. Kasi nag-aaway din yung mga yan. Kagaya ngayon, ang sinasabi natin, pwede kayong magpa-test pag ganito, ganyan, etc., etc. 3,500 ang test niyan at yan ay covered ng PhilHealth. Mm-hmm. Alam mo ba dun sa mga ibang private hospital, 10,000? Oh my. O paano ngayon? Sino magpapatest sa 10,000? Yun nga, 3,500 mabigat-bigat pa eh. Pero yun ang pinakamura. Pinakamura na yun at saka okay. Bakit hindi, at saka ba't hindi uniform ang testing rates? Yun ang aking Bakit meron 3,500 at meron 9,000? Yeah. Meron 10,000? Ano yun? Discounted pa yun. Oo. Ano yan? Sa suot na PPE? Ganun ba yun? Okay. Eto ngayon daw ho. Eto, ang dami na naman terms. May warning zone at danger zone ang mga hospital. Yan ang result ng monitoring, pare. Nagkaroon na ngayon ng mga levels. Zoning. Warning zone at danger zone. Ang danger zone daw halos napupuno. Mm-hmm. So sa
ang warning zone medyo halos kumakalahati na. Okay. Hindi na lang sabihin halos kumakalahati na eh. Bakit kailangan pa ng mga warning zone? Binibigyan pa ng problema yung taong bayan. O, halos nangangalahati na dito sa mga ospital na ito ang kanilang capacity. Hindi, kailangan. Kailangan nyo, warning zone ngayon nyo. Kung ikaw ngayon taong bayan, ano yung sabihin ng warning zone? Ano yun? Kailangan yan kasi militaristic na. Kailangan may warning zone, danger zone. Kasi yan ang mga military terms eh. Correct. So, tulungan na natin din. Red zone. Red zone. Ko may mga ganun eh. Kaya ko lang napansin. Kaya sabi... Pero warning zone yan. Warning zone okay, na ibig sabihin. Nangangalahati na, warning zone. Gusto ko yung warning zone ngayon si Lopez. Itong mga spokes natin, hindi ba pwedeng iisa lang yung lingwahe nila? Hindi pwede. Hindi, tsaka, di ba, usapan, isa na nga lang spokes, hindi pa rin sila nagkasunto. Meron kasi spokes. Ang Malacanang, may spokes ang DOH. Ang spokes ng DOH, USEC level. Undersecretary. Bigat nun. Although kahit pa ulit-ulit lang yung sinasabi. May script nga. Hindi. Ang usapan was, ang IATF spokes is spokesari pa rin. Siyempre. Siya na sa lahat. Consolidate na niya. Consolidated na. Wala na nga dati, di ba, si Carlo Nograles. Hindi, ngayon nagsasalita pa rin si Carlo. Kasi tinatanong siya ang other matters. Inambush siya. Ayun. So, pero, it should be spokeshari only. Yung spokes ng DOH, for in DOH matters. So, yung para sa kanila lang, like yung monitoring, yung data on number of deaths, new cases, kanila yun. Ito na nga, na-monitor. Yung science, yung new findings. Okay. Hindi sila nagkakaintindihan. Meron ba lumalabas na ganun? Wala pa ako napansin. Meron ba lumalabas o ibang hospital? Overcrowded na kayo. Anong gagawin? Yan, DOH dapat yan. Ito gagawin nyo, ipatun nyo rito or ano? Meron bang ganun? Wala. Na nga. Basta na-monitor nila, tapos na yung trabaho. Yun ang problema dyan. Monitoring lang. So, hindi na sila mag-coordinate anong action mo? Hospitals. Kung na-monitor mo, anong action mo? Punong-punong na pala yan. Tsaka yung dati, naalala nyo, may namatay kasi 9 hospitals na yung pinuntahan. Umikot. Hindi siya tinatanggap. Galit na galit ang presidente. So, nag-order siya dun sa DOH to do something about it. Hanggang ngayon, nangyayari pa rin. Kasi na-monitor na nga, ano pa ba? Na-monitor na. Ngayon, bakit kailangan pang merong gawin? Hindi, na-monitor nila na nangyayari pa rin. Yun yung accomplishment nila. Pero, ang dali naman din i-set up yung magko-coordinate. Kasi trabaho ng DOH to supervise hawak nila lahat. It's in their mandate. Yes. Pwede nila utusan. Even the private ones, kasi sila yung accreditation. Hindi lang yun. Isipin mo ang DOH nga, nagpre-prescribe ko anong gagawin ng doktor. Pati medical procedure, pinapakialaman nila. Although infirm yan, constitutionally infirm. Actually, mali yun. Mali yun. Pinapakialam. But they do kaya it. Kaya nila. So, bakit hindi nila i-coordinate? Special case to crisis ngayon eh. Kailangan mo talaga ng Kailangan mo talaga ng monitoring. Crisis eh. Totoo yan. Ito na ho, resulta. Yun ang response nila. Ito na resulta ng monitoring. Dito daw sa NCR, 75%. Okay. Ibig sabihin nun, danger zone. Yan. Nagamit ko din yung danger zone. Sa NCR. Sa Top Gun, di ba? 75% danger zone. Okay. Yung mga halos nangangalahati ho, ano ibig sabihin yan? Warning zone. Red zone. Warning zone yan. Central Luzon. Okay. Calabar zone. Central Visayas. Eastern Visayas. Zamboanga Peninsula. At saka... Bangsamoro, Autonomous Region. Okay? Yan ho ang mga halos nangangalahati na yung mga hospital beds. Oh my gosh. Pero hindi mo makalalaman kung ilan ang COVID cases just by saying na warning zone. Kasi iba-iba ho ang bed capacity niya mga region na yan. So, dapat
so many out of so many beds. Yan. Yung mga warning so warning so. So di, eh kung tadalawa lang yung hospital bed mo, may nagka, na, meron nagka-COVID na isa. Danger di warning zone ka. Oh, 50% kalahati. Danger kalahati. Ayan. Kayo ano, naman, minumunitol ano, na nga nila. Anong dapat gawin to? Di magdagdag ka ng beds. Ah, kaya mayroong isolation. Hindi pwede monitoring lang. May isolation kaya sa. Kaya may isolation sa. Ipapasa niya sa isolation sa. Mm. Okay. Boss, danger zone na tayo. Isolation, sir. Isolation, sir. Galing. alam mo tawag dyan ng mga tiga-UK. Ganyan ang ginawa ni Boris Johnson, Prime Minister. Ang sabi nung isang professor doon, ito ang tawag dito sa kanilang response sa ano sa COVID-19 pandemic, shambolic. Shambolic. Disorganized. Shambles. Shambles. ito ayos na tayo eh. Sabi na ni Presidente, ito ha, usapan natin ECQ, ito yung mga gagawin, etc. Maganda na tayo, etc. etc. Isipin mo ngayon lang nila naisip na kailangan pala pwede mag house to house. Ngayon, sinabi na nga ni Larry yan eh, gamitin yung... nung February... Sinabit niya na nga yung proposal sa task force. Nung February, di ba tayo nagsasalita na tayo magmapa kayo. Gamitin ninyo yung local. Kasi mas naintindihan ng local. Kasi this is not just a health and medical intervention. Mayroong social and political, economic dimension ito. Ay, lalo na economic. Kasi... kagaya niyan yung tungkol doon sa pagre-release ng funds. Pwede politiko. Kaya maraming naipit. Di ba? Hindi na release. Nagbalik ang karambola. Oras natin 8:32 ng umaga. Karambola sa DWIZ. DWIZ. Balikan natin ang ating mga karambolista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola, karambola, umaga. Nagbabalik ang karambola, kasama pa rin si Impilan Conrad Banal Johnson de la Cruz. Ako po si Twixie Cruzang. Hello. Hoy, Ria. Ano daw tawag, sabi nito si Ria, parin John at saka Trixie. Kung yung hospital wala naman sa danger zone at wala rin naman sa isa danger zone, nakalimutan warning ko na zone. Warning zone o danger zone, ano daw tawag? Ano daw? Di chill zone. Si Ria chill lang. Salamat Ma'am Ria Madriaga sa YouTube. Kawa tatalino. Lahat ng hospital ho dito sa Metro Manila nagsabi na sumasagad. Okay. So, ang trabaho ng monitoring team natin, yung DOH, inulit yung report. Ayan. So, nakapag-monitor na sila. Di-report na ng mga hospital. Okay. Di ngayon, in-announce nila. Accomplishment na. Ngayon, ang tanong, ano ang gagawin nyo kung umaabot na doon? Ayun naman, baka demanding. Mamaya, magde-declare sila na victorious ang DOH. Na-monitor na nila. Mission accomplished, Mr. President. Namin. May awa yan. Only one ang spokesperson ang pwede mag-declare ng victory. Isa lang, hindi pwede ang DOH. Hindi pwede. Sino? Si Spokes lang. Saka pa. Good luck sa mga ganyan. Ang administrative order ho ng DOH, palagay ko, ano na to? Paso na. 30% of all public hospitals and private hospitals, their capacity, kailangan COVID, 30%. Mm-hmm. Palagay ko, medyo paso na yun. 30%? Mm-hmm. Eh kaya mauuntog talaga yung mga local hospitals. Ganito nagiging result niya. Yung mga ibang merong sakit, hindi makapagpa-hospital. Dapat may ganito ang gusto nung mangyari ng ibang doktor. May designated na mga hospitals
na COVID talaga yan. Yes. Kung maaari, mag-expand ng capacity, whatever. Iba, PGH, magkaroon ng extension. Yung mga isolation na yon, merong hospital na in charge doon. Okay. So meron ding ano yon, kakayahan to handle COVID. Okay. Okay? Kumbaga satellite, ano mo yan, na yung mga hindi masyadong malalang kaso, pwede dyan. Correct. Ganun ang proposal nila sistema. Ewan ko kung makikinig yung DOH. Basta na-monitor na kasi nila eh. Tapos na. Victorious na tapos. Victorious na eh. Victory over monitoring. Diba? Sinabi mo 30%. Yung 30% na yun na inallocate, with or without COVID patients, hindi mo pwedeng lagyan yun. Okay? Yan ang nangyayari sa mga hospital ngayon based on analysis. Komo naka-reserve yan, may dumating kang pasyente ngayon na hindi naman COVID, hindi mo ma-accommodate kasi naka-reserve yung 30% mo sa COVID na wala naman laman. Di ngayon, yung mga tao, kung saan maghahagilap ng hospital. Yung mga anak, halimbawa. Ganun. Kasi yung 30% ng capacity mo, inallocate mo sa COVID eh. Para bang sa akin eh, paso na yung ganyan advisory na 30%. Since it's highly contagious, pag nag-allocate ka na doon, yung social distancing and all that, tapos yung isolate mo sila, ma-affect din yung operations ng hospital. Siyempre. So dapat merong referral na hospital. Kaya ang gusto nila, merong designated. Yung designated na yan, sila rin ang halimbawa, mamamahala, in charge. Magkakaroon sila satellite, yung mga isolation centers. Para ito mga hospital na mga iba na to, libre. At saka hindi lang ilan-ilan yan pwede mo yung designate eh. Hindi ba? Correct. Kung halimbawa community, Pasig General, halimbawa, pwede mo designate. Yung mga hindi COVID sa Pasig General, ibigay mo sa ibang hospital. Ganon ang gusto system. Kasi yung 30%, nasasayang yung mga capacity na hindi naman nagagamit ng lahat ng hospital. Lahat ng hospital may 30%. Yun ang reglamento eh. Diba? Pag hindi ka sumunod dun eh, pwede ka kasuhan. Saka ano yun, hindi lang yung tungkol sa beds, rooms, etc. Personnel, equipment, etc. Nakaset aside yan. You cannot make use of, kasi standby yan. Ang sinabi mong 30%, rule yan. Standby lahat yun. Hindi na siya pwede gamitin for any other purpose. Personnel, etc., etc., mag-ano kayo. And if, ang sinasabi nga natin, di ba binanggit na ni Larry yung tungkol sa barangay health workers, ang gusto kong malaman ngayon, kumusta naman yung mga nakatayo na, o hindi pa nakatayo na health centers? Kasi mayroon yan. Bawat area may health center eh. Kasi, marami nga hindi natuloy dyan, Jonathan. Hindi, pero despite that, meron barangay health na natuloy, center. Ginagamit ba natin yun? Kung ginagamit natin yun, binigyan ba natin ng, in-empower ba natin yung mga yan, binigyan natin ng equipment, tao, etc. Everything. Para instruction man lang. Instructions man lang. Para dun sila dun muna pumunta bago sila pumunta sa ospital para hindi naman magkaroon ng gulo sa ospital. Nagawa ba natin yun? Yun ang isang dapat na tinitingnan natin dyan. Kasi ngayon, alam mo ba, kanya-kanyang, ano ngayon ha, kanya-kanyang pag-hire ng contact tracers ang mga LGUs. Matagal na natin sinasabi yun. Yung pera ninyo dyan, kung meron kayo para sa 17,000 na contact tracers, 137,000 12.something billion. Kung ibinigay ba ninyo yan sa mga LGU? Tapos na. Meron na sila dun. Tapos i-coordinate na lang yung numbers, yung ano, monitoring. Pwede mo naman i-monitor yun. Pare. Yun yung pag may nagkasakit. Yes. Ito ang problema pa isa. Paano kung isolation ang kailangan? Well, meron naman tayong mga isolation areas. Sa barangay level, meron ba? Meron. Dapat, meron. Dapat meron. Strategy nga eh. 5-point strategy. Hindi nga, hindi daw, wala raw eh. Kaya kailangan ngayon, magtayo ng mga malakihan Per city. Dapat yung cities ang mag-take over. Ibigay nyo na yan, ang sinasabi ko nga palagi, ibigay nyo sa LGU, mas marunong sila kaysa sa inyo. At mas alam nila. Mas nila alam nila. Kilala nila yung mga tao nila. Kaya nakita mo sa Nabotas, and they can take charge. They can take charge. In other words,
hindi na sila maghihintay sa national. Hindi yan ang approach ni Villar, pare. Ang approach ni Villar, centralized isolation pa rin. Kaya nga raw, nakikipag-usap si itong si Secretary Villar sa Department of Health. Sana mga tao. Para makapag-establish na new facilities. Eh parang wala kayong kausap, Secretary Villar. Diba? Tsaka hindi. Tapos na ho yung monitoring eh. Na-monitor na eh. Victories over monitoring. Tsaka suggestion ko, Secretary Villar, kay Secretary Villar, ibigay niyo sa mga local governments. LGU. Huwag na kayo. Oh. Ibigay niyo yung... Identify na lang nila yung ano, meron naman siya, I'm sure. Or, sa city, basta yung cities yan, identify per district. Kaya nila yan. Oh, huwag niyo nang paisipin din sila. Ang gusto raw ngayon pa mangyari ng DOH, from 30%, iangat to 50%. Ako. Yung dedicated capacity ng lahat, lahat, ha, ng ospital for COVID. Bakit pa? I don't know. Yun na nga 30%. Di ba yan yung lumang ano, yan yung lumang policy that was before nag-designate ng mga hospitals for that? Bakit bumabalik tayo sa dati? Dati nga 30%. Nakita na natin nagkandaloko-loko dyan. Yung mga may ibang, yung ibang sakit, hindi nga na accommodate. Okay. Eh yung 30%, malaking bagay yun Ilang kama yun? Mm-hmm. If you have 100 beds, 30 beds yun, umaabot ba doon kadami yung COVID patients mo? Kung ikaw eh, may 100 bed hospital ka lang? Mahirap, hindi ba? Ang talaga ang puntahan ng COVID eh, San Lazaro, PGH, Makati Med, yung mga ganyan. Okay? Eh, ngayon daw, ang DOH, ang gustong gawin, gawing 50% na ng capacity ng mga private hospitals ang ilaan para sa COVID cases. Nako! Wag na wag ho kayong magkakasakit. Huwag kayong atakihin sa puso. Nako! Lalo kayong mahihirapan magpa-hospital yan. Okay. Kung 50% ng capacity ng lahat ng hospital ay... Ano ba itong... Whether used or not used. Naka-reserve yan? Ganun ba yun? Itong DOH, para nagiging regulatory capture to ng mga private hospital eh. Di ba? Kinapture nyo na yung... Inaanon nyo yung ano, tapos pag hindi na ma-accommodate sa mga public hospitals yan, dahil naka-set aside yung 50% sa private, dadalhin nyo sa private para mas mahal ang sisingilin. Okay. Baka mayroon kayong ibang mga iniisip dyan. Baka lang? Baka? Kagaya niya. Baka lang? Mayroon isang hospital, sinabi sa akin. Ngayon lang sinabi sa akin. Ang testing talaga na okay na rin, dahil Red Cross yan, standard, at saka PhilHealth package, 3,500. Doon sa hospital na yun, 10,000. Paano yun? Yun na nga. Sinong, hindi, ano explanation kung bakit 10? Ito na nga, ang sinasabi ko nga, kung baka doon na ngayon i-refer yung mga COVID doon sa 10,000. Ayun. Eh, 50% yun. Ang kanilang ano. Wala na kami rito, ha? Wala na. San Lazaro, ano na yan? Wala na yan. Ubus na yan. PGH, wala na yan. Dito kayo pumunta. Private 50%. Ito. Ayos to. Ay, nako. Ha-hijack na ako. Okay, good. Sabi ni Secretary Lopez. Sino Lopez? DTI. Siya ba? Akala ko si Joey Concepcion. Grabe ka. Si Joey Concepcion ang sekretary. Sobra kayo. Hindi ba? Hindi. In-interview siya kahapon. In-interview. Mahala kayo. Kasi napansin na very active ang barter and trading ngayon. Goods, services, ganyan. Okay. Kasi nga, walang pera ang mga tao. COVID, yung ibang places, parang semi-lockdown, ganyan. So very limited yung maraming nawalan din ng trabaho. So very active even online, especially sa social media, yung mga exchange of goods. Yeah. So, sige, bigyan kita ng ano, one loaf of bread for so much ano. So napansin daw at sabi ni Secretary Lopez, that's illegal at kailangan i-tax. What? Una-una, it's not illegal. Secretary Lopez, I'm sorry to contradict you. Bright, no? Sobra, grabe, bright. Bartering, private.
Oh, well, it's a private contract one. Ang bawal is, of course, pagka merong gain. Okay. So, meron namang rules ang BIR kapag, like I said, pag may gain. Okay. So, if you're gaining through barter, then you will file income tax based on the value of what you have gained. So, maraming taxes na naka-impose dyan. If yung binarter mo, halimbawa, is real estate, di, subject to capital gains. Mm-hmm. So, pag shares of stock, capital gains, excise tax, etc. Yung iba, subject to value-added tax kung merong okay. services or whatever. Uh-huh. So, meron ng rules. Pero usually, we allow the BIR to be the one to enforce this. Para there are instances na habulin mo ba yung nakagain ka ng 20 pesos as a result of the barter? Diba? You don't determine income until the end of the year. Ba, biglang sinabi, this is illegal. Uh-huh. You're going to enforce this. Really? Bubuwagin daw yung mga... Let me see you do that. Sige nga. Pati yung mga chat groups online na tungkol sa barter. Illegal daw yung activity na yan. And they're going to find a way para... Sinabi niya? Oo. In-interview siya niya. Bawal ang barter. Ang nakakainis. So, dahil lang nag-i-interview. Paano mong hindi nga? Alimbawa, ikaw, Trixie, binigyan mo ng cupcake si Jonathan. Mm. Si Jonathan, binigyan ka ng saging. Mm. Okay? Yeah. Darating ngayon ako. Uy! Bawal yan! Diba? Nag-barter kayo. Oh. Sige, anong gagawin mo sa akin? Kulong mo ako? Nga, paano? Paano? Determine muna natin. Wala, because it's not an illegal activity. Hindi, illegal yan. Illegal yan. Number one, illegal yan. Number two, yung cupcake mo, 50 pesos. Binigyan ka ng 20 pesos, you gain 30. 30 pesos. Yes. Ikaw, nag-gain. Meron ka na. Kasi may cupcake. So, mas mahal. Na yan. Hindi, ang pinagbabawal siguro ng secretary, pag ikaw ay, may-ari ng isang istasyon. Na ABS-CBN. Hindi naman. Istasyon lang. Generic. 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 Tapos, pinagpalit mo yung istasyon na yan, ha? Sa isang sinabi mo na real estate station lang 42 square meter or something like that. Baka maging 4 hectares hindi pwede. Ano ngayon? Yan ang mga bawal. Yung mga ganito malaki ito. Napakahirap pulihin nun eh. Barter is not an illegal activity. It is bright. It is a taxable activity. Pero hindi siya illegal. Mm-hmm. Kaloka ha. From the very start. Sinong nagkakalat ng takot ngayon? Ha, kamusta, Secretary Lopez? Pangalawa, nasaan ang puso mo? Yung ibang tao, hirap na nga lang, wala silang cash. So this is where we're talking about survival mode here. Uh-huh. We're not even talking about income tax yet kasi wala hindi pa natin wala alam pa. Kung may income. Kaya utang na loob ha? Utang. Pati yung mga things na nare-regulate tuloy yung mga regular courses of business. Hmm. Buti na lang, wala na masyado yung mga hoarding na yan. Kasi... Hindi, ano apelyido niya? Ano apelyido ni... Lopez. Ito. Lopez din, ha? Coincidence lang yan. Coincidence ito. Lang. Pag bumili ka ng pizza sa Joey Pepperoni. Okay. At yan ay pinagpalit mo sa pizza sa kabila. Pizza Hut. Barter. Barter yun. Bawal. Illegal yan. Kulong. Nandun lang sa magkabila lang yun. Joey Pepperoni at saka Pizza Hut. Kulong ka. Hindi ka pwede dyan dahil dapat bumibili ka lang. Bumibili ka lang dapat sa Joey Pepperoni. Huwag kang bumili. Huwag kayong makipag-barter sa Pizza Hut. Ano yan? Ikinukumpara ninyo kung masarap yun. Hala. Uy, 10 piso mas mahal ang Pizza Hut kaysa Joey Pepperoni. May gain ka. Ngayon. Eh, ang dami pa nito. Dapat income ito yung... Income yan. Ano mong inaasikaso eh. Huwag na yan. Nagalit na nga si Duterte eh. Yung property dyan sa kanto ng Buendia at saka Rojas. Yung DTI. Nagalit si Duterte. Bakit ganyan lang ang renta niyan? 1 peso. At nagpapasasa ang isang private corporation dyan. Inaasikaso nyo na ba yan?
Eh, hawak niya yan. Bakit hindi yun ang atupagin niya? Ito okay. Mga kung ano-anong barter. Para may revenue ang gobyerno. Ay, hindi. Kamusta yung, na? Yan po, trade expo yan. Mm. Diyan sa Bendia at saka sa EDSA. Hindi. Nag-barter na yan. Kaya ba? Ah, na-barter na ba yun? Na yun. Hindi nakasama sa ano niya. Ang problema ngayon yan, activity wala kita daw, ngayon yan. Oh. Eh, wala naman mga expo ngayon eh. Ah. Oh. Kasi naging ano yan, expo ng for export dapat. DTI at naging expo dyan, mga kotse. Ala? Ba't nag-export ba tayo kotse? Hmm. We wish lang. Ah, we wish. We wish. Ay ba, 50% ang drop ng car sales? Wow. Bakit kaya? Oh. Diba? At saka ang prediction cars ng mga banko. Ito, tip ko sa inyo, mga gusto bumiling kotse dyan. Maghintay-hintay lang. Oo, bababa pa yan. Bababa yan. Both used and brand new. Brand new. Isa pa, foreclosures. Oo. Marami dyan kasi, siyempre, hindi na, nakakaawa. Yeah. Pero wala tayong magagawa. Dahil yun ang kasunduan. Pag di ka nakabayad, sorry na lang. Eh, sorry na lang. Ano ganun ba? Talaga ang buhay. Kukunin niya ng bangko. Yeah. Aanin ng bangko yun. Resell. Di ibebenta yun. For the remainder. Nang mura. Nang mura lang. Ganyan naman mangyayari dyan. Ngayon, sa real estate, pare Jonat, marami na nag-surrender. Marami kasing bumili ng property. At the height. Yes, at the height. Ngayon, tinamaan ng COVID and everything. What? Sinurrender. Hindi na kayang bilhin. Yung mga real estate ngayon, anhin nila yun. Kung ikaw may holding power, hawakan mo. Oo, hawakan mo yun. Diba? Pero yung hawak mo na yun, hindi rin pwedeng hahantayin mo yung for the moon and the stars na presyo. Wala na yun. Magbibitaw ka rin dyan kahit papano. Oh, kasi yun, nang medyo mababang presyo. You need money. Ganyan ang mangyayari dyan. Para umiikot din ang pera. Ang maganda naman dito, karamihan daw nang bumili na OFW. Mga nurse. May pera sila. Hindi na makawala ng trabaho yan. Hindi, okay. Hindi makaka-unload yan. Makakipakita yan eh. Diba? Dinagdagan pa ata sa ahon niya mga yan, pati bonuses and everything. Naku, kawawa yung all those in the healthcare estate, professionals. Walang kakaba-kaba yan. No, nurse, doctor, medtech. Walang kakaba-kaba financially, health-wise meron. Health-wise meron. Kakaba-kaba sila kung hindi pa naibibigay sa kanila. Yung ayuda. Yung ayuda. Kasi, dinidetermine pa kung severe, mild, o konti-konti ka lang. Hospital. Yung 100,000, hospital, wala pa yan. Wala pa yan. Pero yun, 100,000, merong 500,000, merong, may mga gray, ano yan eh, implementing rules and regulations. O para dun sa ano naman, sa PhilHealth, may konting update, maliit lang. Ano, ano? Included na yung pag, ano, yung parang, ano, suspension ng increased payments for OFWs sa din sa Bayanihan 2 Act. Okay. Sa premium. Na nakabinbin pa sa kumpis. Wala pa yun eh. Nainunat siyempre yung ABS-CBN. Mas importante pero, yun. It's included in that ano that law. So, umandal naman pala ang Malacanang. They're, ano, na nakiusap na rin sila sa mga kongresista at kay speaker na ilagay doon sa Bayanihan 2 Act. But again, that will only suspend it for 2 years, so up to 2022. Mm-hmm. Ano, in the meantime, Congress has to make a new law amending the Universal Healthcare Act. On that issue, basically. On that issue. Alam mo, tingin ko kasi, yung House Trixie kayang gawin yan eh. Ang problema natin na Senado eh. Sa Senado, doon laging nababara. Totoo yan. Hindi kasi, in order to change yung universal healthcare law, kailangan may actuarial studies tayo. Kung magkano yung kailangan and how to allocate it doon sa ibang mga sectors na kinoconsider natin na mandatory contributor sa Universal Healthcare Act. Okay. Ang problema. Kung i-exclude natin ang OFWs or bababaan yung rates sa OFWs, the actuarial studies have to be shown na, one, magsusurvive yung system, at saka ipapakita nila sa atin na even if in survival mode, ano yung magiging benefits ng minimum payments? Ano yung magiging benefits ng increased payments? Kailangan malinaw yan. Kailangan. Malinaw na malinaw. And bakit may level ng mga malinaw, ano? Malinaw na malinaw yan. May mga packages? Nasa Universal Healthcare Act, it should be. Ayan ang malinaw dyan. Nothing to study. Bakit because up to now, you don't know
what is really the situation of PhilHealth? And PhilHealth will not support. Financially. So useless lahat yan. Ano ka trail sa zero eh? Kung zero, actuarial studies mo. Di zero pa rin. Di zero yun. Eh, ini-expect ko naman kasi si, ano ba yan, Director Morales? President. Si President Morales. To be giving reports. Kaso, parang nagdi-dig in sila eh. Nire-resent nila yung order ng presidente. Yun yung ano, yun yung chika sa loob. Nire-resent nila yung order ng presidente to suspend. Hence, yung advisory nila, ang gulo-gulo pa. Hindi, kawawa dyan si, si General Morales. Oh, ipit kasi, na ipit kasi hindi naman niya tao yung another case of like Secretary Dar iniikot. Another case na hindi naman niya tao yung mga nasa baba niya. Wala siya dinala. Wala siya dinala dyan. Oh, unlike, let's say, nun, si Yusek Rio sa DT, sa DICT, he knew his stuff. Hmm. Alam niya yung, kasi it's technical eh. So, tama yung pagka-assign sa kanya doon. Hindi siya mapapaikutan. Dito, without the numbers, kuha si President, PhilHealth President Morales. Okay, at the same time yan, yung chairman niya, nasa monitoring eh. Ayan, nagmamonitor Nagmamonitor. Busy. Hindi naman siya eh. Si Yusek ka naman. Okay, busy pa rin kasi naghahanap siya ng paraan to declare victory. Ayan. Hindi, baka nag-harmonize ng data. Busy siya. May sa photo. Busy sa photo. Nakikipagbulungan pala. Kay Danny Lim. Bakit? Nagbubulungan sila. Anong connection niya sa MMDA? Nagbulungan lang. Para may ginagawa siya. Meron sila eh. Nakachaleko nga eh. Ano, mag-a-isolate din siya sa EDSA? Naka-field. Buti hindi si Isal Dani yung hinihimas niya. Ang problema nga eh, hindi sila nagkakaintindihan eh. Kung anong gagawin nilang pare. Alam, sabi ni Dani. Yung mga ganyan na post, lumang uso na yan. Oo. Yung kunwari. Kayo naman. Yung sabi, nagbubulungan. Lumang uso. Panahon '60s pa yan. Alam nyo, ang general strategy kasi ni Duque is when all else fails, PR. Hire a better PR. Yan. So, imbis na tutukan niya ng pansin yung mga hindi naman niya, wala naman siyang technical expertise na tutukan ng pansin. Okay. Meron akong konting singit, Trixie. Merong isang kumpanya sa US, ang pangalan nito, Biotech to, Moderna. Ay, nako, malapit na. Okay. Yan. Magsisimula daw sila ng final stage ng human trials. Oh, yes. Okay. Ng kanilang vaccine. At mangyayari yan siguro in 2 weeks. Uy. In 2 weeks. Mangyayari na magsisimula na sila. 30,000 participants in the US. Yan yung phase 3. Okay. Na hindi inabot nung ating vaccine. Ay? Human trial. Hindi pala, sa ating ginawa yung human trial. Yung sa mga bata rito, okay. Kalahati daw niyan, siyempre ganyan ang test niyan eh. Okay. Doon sa 30,000, 15,000 niyan, bibigyan nung kanilang Moderna vaccine. Yung 15,000, wala. Okay. Tapos pag-aaralan nila yan, kung makakadevelop ng antibodies, yung mga iniksyonan ng vaccine, at saka yung hindi ininiksyonan. Anong comparison yan? So, at by October 27, October, July, August, September, October, in 3 months, paano ba yung bilang na July, August, September, October, in 3 months, meron na silang results. Alam na nila. Okay. Ngayon, ang problema niyan, yung mass production niyan. Okay. Kung sakaling successful yun, October, mass production for how many billions? Okay. So worldwide. Paano gagawin niyan? Eh, lahat to ng buong mundo nagmamadali diyan. Okay. Na-publish na kasi ito sa medical journal diyan sa Amerika. At mukhang siya ang talaga nakaposisyon to develop a vaccine. Although sa China, meron. Meron na. Meron din sa Russia. At saka meron meron din yung Pfizer. Pfizer? Pfizer with the Oxford. With the University of Oxford. Sana sabay-sabay sila magkaroon para maraming mag-produce. Oh, actually, sinasabi nila, there are 5 candidates, vaccine candidates.
Pero ang pinaka-advanced advanced yan. Moderna. Oh. Okay. Sa ano to eh, sa US. Sa US. Meron din kasi Israel. Israel, magaling may din Israel, yan. Oh. India, wala. Yeah, we're hoping na marami talagang maka-come up with, ano, with vaccine. Yung India so that by next year, all of this is over. Yung India. Yes. So after, by next year, then 2 years after, eh, balik na lahat sa normal. Pre-COVID yung India normal. Kasi, sila ang pinaka main source ng mga components ng mga vaccine. Mm-hmm. India. Oh, India. Para just sila magaling sa raw materials. Raw materials. Na ano nila, yung isa. Naisingit ko lang yung para magkaroon ho tayo ng konting confidence. Oo. Kahit na namo-monitor na. At saka yung confidence na yun, hindi nadadala dun sa mga barter. Sa barter. Hindi nakukuha sa ganyan yan. Lalo kayo nagpapahirap ng kalooban tao. At saka hindi rin nakukuha sa ganito. Ayan. Kasi ito, obvious to eh. Diba, obvious to? Trade to recover as quarantines is siyempre. Oh, siyempre. Yeah, diba, given yun? Eh, napakatanga na natin kung di tayo mag-recover. Kapag para naman tayong schools will open June. Diba, yan, ganyan na headline eh. Ha? Diba, June ba? Diba gano'n na headline every year? Schools to open in June. Parang ganun yun. Trade to recover as quarantine space. Siyempre. Ito mas malalim. You think? Ito mas malalim. Pag umulan. Malamang. Malamang. Basa ang lupa. Yeah. Magbabalik ang karambola. Bago lumala ito. Magbabalik ang karambola. Ang oras natin 9:02 ng umaga. Karambola! Sa EWIZ. EWIZ. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa EWIZ. Karambola, karambola, umaga. Babalik ang karambola, kasama pa rin sa impilan Conrad Banal, Jonathan De La Cruz. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Okay. Pumunta lang. Oligarchs, oligarchs daw. At hindi niya kailangan ng martial law. Si Presidente naman, sir. Without declaring martial law. The Filipino people yan. Siyempre, depende sa media outfit. Kung ano yung kilig. Yun yung masaya eh. yan ang mas ma-exciting. Kanya-kanyang salita. Hindi naman ang oligarchy yan. In the service po. In the service. And iba-iba yung responses yung mga tipong the Lopez's aren't oligarchs. Hindi, yung mga headline. They don't control yung mga the headline economy. Ng against Duterte. Duterte exalts oligarchy, exalts. Okay. Yan yung mga diyan mo malalaman eh. Mm. Kung ano ka. Kung ano yung clinging nung yung killing. Yung kilya. Duterte, I destroyed oligarchs. Yeah. Alam mo yung mga anti-Duterte. Oo nga naman. Hindi pinaliwanag kung ano yung context noong sinasabi niya. Ang ganito ho yung base nung statement ni Duterte. Ang Pilipinas may problema. Dahil iilan lang ang may control ng ating economy. Mm-hmm. At yan, hindi na, it's beyond debate. Established to yan, lahat ng studies. Mm-hmm. Lahat ng World Bank, IMF, ADB, UP, UANP, lahat nun ang studies, sinasabi, yan ang problema. Mm-hmm. Ang ating economy ay controlled by a few. Okay. 1% controls more than 95% of the wealth of this country. 44 families ngayon. Yan ho, matagal ng problema yan. Mm-hmm. Yan ang pinanggagalingan ni Duterte. Okay? Hindi yung ABS-CBN. Although yung ABS-CBN, ginawa niya example doon sa kanyang speech. Mm-hmm. Matangang itong mga to, kung ano-anong pinagsasasabi. Well, kulang din naman talaga sa experience ang ating mga practitioners ngayon sa media reporting. Uh-uh. Ang overall problem mo talaga, ay yun. Mm-hmm.
Kaya sinasabi niya ngayon, eh, yan ang misyon ko. Maski patayin nila ako. Mm. Ngayon, pinalalabas niya, nag-gloating itong si Duterte dahil sa ABS-CBN na gloating, nangyari. Gloating. Out of context eh, sa akin eh. Gloating ha? Oo, parang ganon. Hindi, ganito para sa akin eh. Okay. Ano siya? Parang, sige di, Congress has its shining moment. Maraming nag-ano. Tapos syempre, gustong ikabit nung mga oppositors dito kay, ano, kay Duterte. Si Duterte ngayon, Game of Thrones, hirit siya. Parang ano, parang tell Cersei it was me. Uh-huh. I want them to know that it was me. Without actually saying anything na, ano, nasabi niya, I destroyed the oligarchy. He talks about the Ayalas, he talks about Lucia Mga example about, lang yun. He doesn't talk about the Lopez's. Sinabi niya. Totoo naman yun. Grabe ang hold ng water concessionaires sa atin. Sinabi niya yan. Yung mga regulatory capture, power. Ang dami ho niyan, power. So sinabi niya si Manny Pangilinan. Although nabanggit niyo si Lucio Tan at hindi ko naiintindihan niyo kung saan nanggaling yun. Okay? Yung ABS-CBN, yung Ayala sa tubig, yan yung mga binanggit niya. Na nagko-control ng kayamanan ng Pilipinas. Happy birthday nga pala kay ano, MVP. Happy birthday po. Kapon. MVP, belated happy birthday. Ngayon, na sinasabi nung iba, gloating. Gloating daw. Para sa akin, why not? Oh, sige, tell me why that would be wrong. Tell me why that would be wrong. Because of the 11,000. Emotional blackmail yung 11,000 eh. Let's call a spade a spade. The 11,000 is emotional blackmail because if your company is doing something wrong, then you are a sorry collateral damage. Eh kasi, di ba, pwede ba naman natin i-argue na wag natin habulin yung mga drug dealers kasi meron silang mga empleyado na mawawala ng trabaho? Yan daw claim nyo ng mga violations. Manufactured daw yan sa Congress. Okay, sige, fine. Manufactured. Kasi sinabi na lahat. Maski yung mga dokumentong pinalabas nila. Manufactured dyan. Half-truths. Yung titulo sa lupa. Manufactured din yan. Manufactured yung titulo. Tama kayo dyan. Ano kaya ginamit nila, Recto? Ano yan eh? Wala kami, sabi ng BIR, wala kami problema. Labor, SEC, all the way to the Supreme Court, nagkaroon kami ng arbitration. Pinirmahan yan, hindi yan ano, naghirap kami. Pinahirapan kami, martial law, etc. And everything. Okay. Paalala ni Attorney Tom Berenguer, hindi ba they gloated over corona? Oy. Diba? Didn't they? De, pero ano dapat yan? Masama daw yan. As a president, you should be humble it in victory. Victory. Yeah, tell Sir C it was me. De, ako gusto ko. Hindi, ganito yun eh. Okay na sa inyo. Ako ganito yun. Para malaman ng taong bayan. Yes. Na mali. Exactly. Hindi, it's more like, he can't go after every single oligarch. It's just not possible. He has 2 years left in his term. So what does he do? He makes a huge example. These people were evading taxes. These people ang dami niya sinabi tungkol sa ABS. Ano sinabi niya? Tax evasion, okay? Yang misdeclaring land, property. Etc. Okay? Tapos sinabi niya labor, yung... Labor. Yung Hungary, ABS-CBN Hungary. Ganyan. Yan ang sinabi niya. Yung pandaraya. So, ang sinasabi niya, they send money to Hungary, hindi na babalik dito yan. So, ibig sabihin, naglalabas sila ng pera. Yes, which is bad for our economy. Meron nga balita, dyan meron silang malaking investment sa US na dali. Naubos, mga Lopez. Ang balita ni umiikot sa banking system. Ang balita ni Malaki Vic daw. Agustin sa cocktails. In March daw, nag-unload na pala si Gabby Lopez. Nang? Nang shares na. Sa ABS? Eh kaya pinabayaan niya na yung May 4 na deadline. Exactly. Sinong bumili? Malaking block yung maraming, kanila. Maraming, dapat malaman kung sino. Hati daw yung dapat may public disclosure. It should have been made public. Public it disclosure by, yan. Disclosure. Kasi halos controlling interest yun. But some of the Lopez's have held on.
not just not Gabby. Kahit na, kung siya, dapat may public disclosure siya. Isa pang kasalanan niya, kung totoo yan. Money. Meron ba sinasabi si Manny? Wala kaya pa. Nga ito, tahimik na tahimik. Kaya si pala, tahimik ni ano. Kaya pala, steak sila ng steak. Palagay ko ito. Marso pa lang nag-i-steak ka na. Alam? Or, kasi hindi din i-disclose. It's possible in name, nasa kanya pa. Pero na-trade na niya to somebody else to be formalized at a later date. Motivated. Inside info yan. Pinuture niya. Inside info yan. Alam mo ang sitwasyon ng kumpanya. It's your own company. Alam mo ang sitwasyon ng kumpanya. May ano mga yan? Stockholders insider trading? Sira ulo. It's okay. And ano, the way the president is doing it, he'll target this one, set an example, say, I did that. Okay. Everybody else, you fall in line. Huwag niyong intayin na kayo yung next na target ko. Is this a chilling effect? Hell yeah. But it's a chilling effect on criminals and people who evade taxes and people who do regulatory capture. So why not? Why shouldn't the president do this? Gusto ko yun. He should. Para yung mga ibang may mga nagpapasasa dyan. Halimbawa, yung nagpapasasa mga sa may PESA. Tax exemption sa PESA. Kasi yung PESA yung tinutukoy niya rito doon sa tax, well, sabihin, tax avoidance kung tawagin nila. Pero hindi eh, kasi regulatory capture eh. Para sa akin eh. Yung PESA, paano mo makukonvince na yung product eh bigyan ng tax incentive? Lopez Holdings palang inunload. Lopez Holdings. Kasi Lopez Holdings owns the majority of ABS-CBN, di ba? So, sila yung nag... partially, nagbenta siya ng ano... his entire holdings daw, pero the other Lopezes are still holding on to their shares. The Lopez Holdings. Mm-hmm. Kasama dyan kasi sa Lopez Holdings. Yan ata yung dating Benpress. Benpress. Yes, Benpress. Yan yung holding company nila. Nandyan lahat. Meralco, ABS-CBN, Rockwell. Lahat. The generating companies, electric companies. Yeah. Yung North, yung toll road. Yan nga, yung toll na yan, na naibenta nila sa pangilinan yan. Eh. Mm. Pero paano nila nakuha? Sa gobyerno yan, PNCC yan. Yeah. Another, ano yan? Another mystery. Rent economy yan. Wind seekers. Panahon ni FDR nung nakuha nila yan. Actually, mali nga yung term na ginamit ng presidente. Hindi oligarchy ang tinirada niya. Yung rent seekers. Which is far more dangerous. Huwag natin pag-uusapan. Mas dangerous yun. Huwag natin pag-uusapan yung PNCC. Wag. Bakit? Bakit? Nag-stake na ba sila? Yung ikot niyan. Oh, ikot. Nagkaroon, umabot hanggang Supreme Court yan. Alam ko yung mga deal ng PNCC talagang questionable. May nangyari dyan. May nangyari. At malapit kasi na. Kasi yung both south. And ganito ho history nitong expressways. S-less and Lex. North Luzon and South Luzon. Parang ni Marcos, tinayo niya yan. CDCP, itayo mo yan. Maningil ka ng toll. Okay. Pagbayad ka na, tapos na. Tapos freeway na, na yan. Yan ang kasunduan natin. Gobyerno na yan. Gobyerno na yan. Okay. Ang ginawa, hindi ni-repair ng ni-repair noong panahon ni Cory. Okay. Pero naniningil pa rin ng tol. Because of the state of disrepair, nagsawa ang mga tao. So sinabi, buti pa, privatize na natin. Privatize, bayad na yan. Dapat libre na yan. Dapat bukas na yan. Wala nang toll yan. Ilang taon na. Bawit bunot na yung ano yan. Yan ang kasunduan nun. Because of the state of disrepair. Teka, bigay natin sa private. So merong unsolicited proposal. Kasi bayad what a coincidence. Biglang nagkaroon. Ang bilis na mga napunta ngayon yan sa mga private. So later on yung North, napunta sa Lopez. Nauna yung South. Kasi mas may problema yung South. Okay. Yung North, ganun din. Such a sorry state of disrepair. Sunk cost na yun. Yung dalawa na yun. Yung isa, Citra. Yung isa, Lopez. Noon na problema sila after the Asian financial crisis. Yeah. Binenta nila yan. To pay off their debts. Uh-huh.
Not all, yung iba kasi na write-off eh. Mm. Sa government banks. Okay. Malaki yun. So question yan eh. Biglang pero. So ngayon, well, anyway, maganda naman na nangyari dahil gumanda service. Correct. Sa isang banda, okay lang sa akin. Mm. Pero bakit sila? Oo nga eh. Bakit sila nananuman? Ba't lagi sila? At saka yung mga ano, ang pinag-uusapan lang natin dyan na nakita ng taong bayan yung tungkol sa toll. Hindi nila nakita yung other assets of CDCP at that time. Dami yun yung yan, sinasabi pare. Ko. Yun yung sinasabi ko na nagkaroon ng mga ikot-ikot. DNCC. At mayroon isang malaking tao under the Duterte na kasama doon. Tagal naman ng break, hindi ako makapagkarambulungan. Mamaya. Magkakwento pa. Ang bigat doon. Super bigat yun. Ang daming property. Nako. Nakuha ang bargain. Bargain sale. Bakit tayo walang steak? May mga ano pa yun. Yan ho ang sinasabi ni Duterte. Yung mga pang-iisa. Mga ganyan, pang-iisa. Yan, ang iisa sa publiko. Nagkakaroon ng... Oh, may effect yan. Actually, ang sinasabi water concession. Ang mas sinasabi ni airport. Presidente. Mas sinasabi airport. Ni Presidente, yung pang-iisa. Ayan. Pang-iisa, iniisahan nyo kami. Private interest over the public interest. Correct. Such as, but not limited to. So, anong gagawin mo kung iisa ka lang? Tapos ang dami mong kalaban. Targeted. Di ba? You go after... A big targets. Like start yung term ni Presidente, nagpabayad siya ng taxes. Ng mga ano, tax arrears. Dun sa mga malalaking evaders. And then now you go after. Tsaka para ba ngayon lang sinabi ni Duterte itong kanyang matagal na niya sinasabi. Matagal na niya sinasabi. Pagkaupo niya, yan na sinasabi niya. Okay? Eh, may mga traitor eh. May mga tridol na running interference, kumbaga sa football kita game. Kita mo ba, ang mighty? Diba? Yung kung ano yung sinabi niya, ginawa niya, yun importante sa akin. Uy, wag naman yan tubig. Wag naman. Inasa-isa niya nga eh, dapat i-review lahat ng kontrata. O, hindi naman ginawa yan. Yan, nangatog na ngayon sila. Lahat ng kontrata, i-review. Wag naman natin sasabihin na tridol sila. They just wanted some clarification. Clarification lang. Tuloy na ang Bulacan Airport. Kasi ho talaga, that's the main problem in the Philippines. Mm. Alam ng lahat ng economists dyan. Iilan lang ang may control ng ating kabuhayan. Mm-hmm. Iilan lang sila. Mm-hmm. Okay? At lahat ng kayamanan, ang wealth, parang ano yan, baligtad na na imbudo. Hello? Yung imbudo, kasi ho, yung imbudo, madami, tapos paliliitin mo. Yeah. Ito, baligtad na imbudo. Funnel, galing dito sa atin sa baba, aakit yan, pupunta yan sa iilan lamang. Mm-hmm. Yung wealth that we created. On our backs, our labor. Na, ano, naghihirap, sila yung kumukubra. Ito, tubig. Yung nag-invest na naman ng MWSS ng ilang bilyon sa facility sa Angat. Sino magbabayad nun? MWSS. Ang galing? Sa atin. People's money. Okay? Sino makikinabang dun? E di yung water concessionaires. Meron na naman silang bagong supply ng tubig na ibebenta sa atin na napakamahal. Asan ang tama natin? Doble. Sa tax natin, at saka yung bayad natin sa tubig. Correct. Yan ho yung mga situation na sinasabi ng mga economists, na mga thinkers, na papunta sa iilan lamang yung lahat ng wealth na nanggagaling dito. Correct. Sa baba. Rent seeking nga eh. Hindi kaya yung ating middle class, hindi lumaki-laki. Ang ideal ho kasi, okay lang na marami, na may mga mayaman, pero dapat napakakapal ng middle class. Hindi ganun na nangyayari sa atin eh. Ang makapal yung nasa baba eh. Ayan. Napakalaki ng population na yun na nasa baba. Diba? So... Kaya nagmumura yan si Duterte pag yung maiisip niya siguro yan, napapamura siya. Pero for every victory na ganito ang Pangulo, may corresponding backlash yan. Umaariba na yung mga bulong brigade. Mag-ano na
Yan, militaristic. It's a dictatorship. He's taking over. He's choo-choo. The economy is bad. Yada, 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 yada. For every victory, there is a corresponding PR response. Yes, yes. Ang mas insidious, alin? Yung mga interference sa loob. Yun ang nakakatakot. Hindi talaga. Meron daw talagang gumagapang. Yun ang mas matindi. Yung mga gumagapang. Doble kara dyan. Yun ang problema ngayon ng presidente. Kaya yan nahihirapan Kaya pag may pagkakataon siya magsalita. Labas siya. Sasabihin niya. Okay. You have to take everything into what's going on. Hindi pwedeng yung whole of society. Siyempre yung mga apektado dyan. So be on guard. They just want to focus. Pinag-iinita ng ABS-CBN. Ganun pinalalabas. Why? Pride. Yan. Kasi never. Kasi binabanatan si Duterte ng ABS-CBN. Mm-hmm. And therefore it's an issue of press freedom. Yeah. It's not the overall picture na kailangan may mangyari dito sa atin na control ng giila ng ating buong economy, ang kabuhayan natin. So, yung ginagawa niya is nakita naman natin yung mga talagang grabe onerous contracts. Inuna niya water, halatang halata. Diba? Yung internet. Internet. Yes. Although para sa akin, mali lang yung solution niya na third telco. Pero yung unang-unang gusto niyang buwagin yung control nun dalawa. Tingin ko, sa ating internet. Hindi mali, pero kulang. So may third telco ka, dapat inaayos na rin things like yung backbone, yung mga ganyan. Yun nga. Ang problema ko doon sa third telco kasi, yung business environment nun dalawa, yun din ang ini-impose ko doon sa third telco. Parehong-pareho din sila. Masyadong mabigat doon sa third telco. So, ano solusyon? Sa akin, dapat pumasok ang gobyerno at sila magtayo ng... Sila yung kumontra. Hindi lang third telco ang kailangan. Mm-hmm. Kung hanggat maaari, 10 telco, 20 telco, viable na sa kanila yun. Kasi meron ng infrastructure. So, gaganda ngayon ang competition, di ba? Ang mahirap kasi sa telephone business or sa internet business is to invest on the infrastructure. Yun ang mahal eh. Di ba? Kaya iilan lang sila, dadalawa lang sila. Kasi lahat ng mga nag-attempt noon, hindi kinaya sa laki ng kapital na kailangan. Yes. Anong ginawa nitong dalawa? Pinagbibili nila. Mm-hmm. Binili yung Sun, binili yung Digital, binili yung Isla, binili yung Bureau of Telecom. Diba? Kasi nga mahirap eh. Mm-hmm. Eh kung gobyerno nag-invest, nandiyan na yung investment, ang daming papasok dyan. Mm-hmm. Binili pati nalil... nga yung mga maliliit na cable operator, makikinabang din dyan. So hindi mamonopolize ng ABS-CBN. Binili nila lahat except hindi nila tinupad yung kanilang condition sa rollout. Ayun. Hindi nila natupad yan. And regulatory capture na naman. Yun na yun. Hindi nila natupad eh. Mm. Pag tinanong mo ngayon, actually, yan ang dapat natanungin kay Commissioner Cordova the next time around eh. Now that we are working on the alternative learning, et cetera, work from home, et cetera, kumusta na yung ano, yung rollout ng mga ito? Di ba nung panahon pa ng kopong-kopong, mayroon silang rollout? Di ba? Nasaan na yun? Kamusta na yung migration to digital? Kamusta naman? Yan ang mga workout. Pero mabuti na rin at sinasabi ni Presidente itong mga ganito. Kailangan lang ilagay sa tama yung pag-iisip. Kasi ang ayaw talaga yung ni Presidente from the very start, yung pang-iisa. Ang sinasabi pa nakakainis eh. Yun namang elite will be with us forever eh. Gago! But we have to do something about that. Alam ka naman, ang problema, yung mga ibang presidente, inayunan pa yung mga yan. Pinalaki pa sila. Yun ang problema. At binigyan pa ng binigyan ng concessions. In a place where meron pa tayong mga taong namamatay sa gutom. Diba? Yun yung binabalansi natin. The rich get richer. Panahon ni Noy, diba? Proud na proud siya. Taas ang credit rating, achuchuchu. Until finally somebody had the guts to say na, yeah, pero walang trickle-down effect. Ang pinayaman mo, mga tao mo,
mga people you grow up with, oh, the elite, everybody got richer. But only the everybody that is anybody to you. Yes. Actually, ang estimate ng ano no, no I think it was World Bank or ADB, out of the so-called growth at the time, the GDP, etc., etc., 80% of that went to 44 families. Oh, kita mo yan? Diba? How many? 44. Paano umayangat? Paano umayangat yung... Kasi there's nothing wrong with getting rich. Wala yan. Wala. As long as you do it properly, etc., etc. At saka yung, bigyan mo rin ang pagkakataon yung iba. Yung ano, level playing field. Level playing field at saka yung distribution ng economic. Hindi pwedeng gagamitin mo yung political connection mo. Kung kilala mo yung presidente, lahat ng mga sweetheart deals makukuha mo na. Mm. You know, hindi maganda rito na nangyayari. Halimbawa, ito na naman ako sa pharma. Okay. Ang lakas-lakas ho ng lobby niyang pharma na yan. Pati nga yung ating batas sa generic, napakyalaman nila yan. Watered down lahat yan. Tsaka kahit any moves, sinong umupo sa FDA? Any moves na mangyari, ang nangingiral ang pharma, big pharma, puro multinational yan. Okay. Anong ginawa ni Duterte? Pinipigilan siya, nalagyan ng ceiling MRP, ang presyo ng gamot. Lakas ng lobby niyan, Trixie. Alam ko kasi meron ako insider dyan. Okay. Lakas ng lobby niyan, nung association. Anong ginawa niya? Pinagpilitan niya. Meron daw kumukontra niya sa cabinet at chinyat up niya. Ngayon, yung gamot na yan, sino makikinabang dyan? Hindi tayo ordinary. Okay. Hindi niya nga sinabing, babaan niyo presyo, ah. Hindi niya nga sinabi yun, eh. May limit na kayo. Wala ngayon, hanggang dito lang kayo. Eh, baka paabuti niyo hanggang bubong yung presyo, eh. Eh, mamamatay na lahat ng Pilipino. Hindi na makaka-afford ng gamot. Ang nagawa lang... Kumbaga, on the one hand, nag-Universal Healthcare Act. Tapos, dun on the other hand, paparatan mo naman siya. Nang mahal na gamot? Paano yung Universal Healthcare? Ang nagawa na lang nung ano, ang nagawa na lang nung... Lobby. Nang nando doon sa loob. Yung mga ibang dapat na sinama na gamot, hindi sinama. Ayun. May listahan. Nababawasan. Kung halimbawa 150 na basic, etc., etc. Siguro yung... Ang magandang tanong. Yung 50 hindi na ipasok. Yung mga hindi na ipasok, ang magandang tanong, sino ang gumagawa? Ayan. Yan ang maganda. Yan ang may connection. Okay, since we're on FDA, hindi lang pharma. Hindi lang, okay. Kasi ang FDA, food products din. Okay. Before you can manufacture food products, before you can have them placed in grocery shelves, mayroon FDA ka. Suppose, and remember, FDA itself doesn't conduct any studies. You go to the chem labs, you go to the ganyan. You present all of your studies. May accredited mga laboratories yan. You present your studies, your list of ingredients, etc. And say why you can make these sort of claims. Kunwari, food. O, di sige. The only claim naman you can make with food is masarap yan. So, but you also have to be able to present na hindi ka makakalaso ng tao. Siyempre, safe naman. So, dalawa sa food. Manufacturing methods. Tapos ingredients. Everything including packaging. Ang tirada dyan is sa tagal. Okay. Okay. Kasi presenta mo na lahat. Kompleto ka na ng requirements. Okay. And then you wait. And you wait. Bakit pinatatagal? Eh, siyempre. Kasi... May mga favored na yun. Bakit? May mga favored na groceries. Merong favored na... Items. Merong favored na kinikilingan. Na meron ano. Items. Alam niyo yung mga abogado, merong retainer. Di ba? Meron dyan yung mga hearing officers. Meron din sa FDA. Or certain officers na may retainer din. Ibig sabihin mo, pag meron ako retainer sa'yo, pag apply ko, approve agad. Yes. Ganun ba yun? Pag yung kabila... Yung kabila, matagal. Okay, yung mga 2 years. 2 years lang, ha? Lang. Yun yung shortest lang. Na iintay. Ubus na yung kapital mo. Bago. Ano yan? Ngayon, pwede naman pag-usapan yan. Yung sinasabi ni Trixie, et, ang ano dyan, yung mga bagong products, food products, papasok. Yung mga i-import mo. Oo. Yung mga malaki yan, ha? Yung ini-import importation. Mo. Importation. Ang tindi niyan.
wag yung kasama dyan yung yan at saka yung quarantine at saka yung Department of Agriculture. Ay naku, walang labi dyan. Wala. Kayo naman. Eh mag-i-import lang ako ng manok at baboy. Ano ba masama doon? Anong masama doon? Oo. At ako eh, bilyonaryo lang naman. At in dollars. Eh mag-i-import lang ako ng manok at saka... Ano ang masama doon? Tapos masaya yung mga nagsasmuggle. Bakit imbes na bumili ako sa local eh. Mas mura kasi sa abroad. Di sa abroad na. Di ba rin na yung mga local na yan? Ikumpara mo yan sa ginagawa ng Pure Foods. Ay. Ang Pure Foods ngayon, nag-i-import sila para hindi magwala yung presyo ng local manufacturer na binibenta sa market. Ang gusto nila, sa local na lang bumili. Hindi kaya. Anong gagawin? Magtatayo ng napakaraming silos all over the Philippines. Yung grain na yon, gagawa ng feeds, ay yung feeds na yon ibebenta doon sa mga local na poultry raisers, hog raisers. Para ngayon, from there, exclusive kontrata na, kontra ng Pure Foods. May iwasan nila import. Anong i-import ngayon dyan? Grains. Na napakadami naman sa Australia at saka sa US. Para magmura na yung at least dumami ang nagtatrabaho dito sa mga processing, food processing. At saka mamura yung food kasi you can store larger amounts. But hindi ginawa yan ng mga bilyonaryo? Bakit kaya? Sino sa mga bilyonaryo ang nasa food business? Turo mo kukunti sa nga. Isa, si Lusitan, meron siyang piggery. Si Rubina, Bokongway. Meron din. Poultry and piggery. San Miguel. San Miguel. San Miguel. Oh, sino pa? Ano yun? Mabibilang mo eh. Eh, ano ba problema natin sa Pilipinas? Di ba pagkain? More than almost 50% ng kita ng ordinaryong tao pupunta sa pagkain. Yeah. Why? Ang mahal eh. Yeah. Relative to our pay scale, ang mahal ng pagkain dito sa atin. Kasi hindi nga efficient ang ating... Actually, doon nagkakatalo eh. Kasi sa Amerika, yung mabibili ni Manny na steak, kayang-kaya kong bilhin yun. Di ba? Dito, na hindi na. Dito, hindi mo kaya. Hindi mo kaya yung ganun. Doon sa Amerika, magtrabaho ko na isang oras, kakain ka sa buong maghapon. Yung kanilang pay scale. Mura eh. Ang pagkain... Grabe, mura relative to the pay scale, mura pagkain. Dito sa atin, magtrabaho ka ng isang oras, baka pito lang ang abutin mo, o toothpick. Jesus. Baka ilang kaya. Baka hindi ka nga papasukin sa restaurant. Wala. Sa mahal. Namimiss ko na yung mga restaurants. Ano? Pag ganyan ang ginagawa nyo, baka ma-import ninyo yung mga sakit eh. Pag may nasakit. Sa ibang bayan. Sakit ng baboy, hindi naman mag-i-import ng baboy. Magbabalik ang karambola bago tayo maasar ng tuloy yan. Ang oras natin, 9:36 sa umaga. Karambola! Sa DWIZ. DWIZ! Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola. Karambola. Babalik ang karambola kasama pa rin sa impilan ko, Conrad Bernal, Jonathan de la Cruz, ako po Strix si Cruz Angeles. Pero mukhang humihilom na rin yung rift. Kasi dumiretso si Presidente sa hulo, di ba? Yung kausap niya yung AP. Yung police, yung incident doon. At saka, inano naman, may investigation. May tsaka na ano naman, na relieve at saka all the way up to the chief of police. At saka naka-detain yung siyam na police na involved dun sa pagpatay ng apat. Yun ang gusto ko dyan eh. May personal touch ang mamang yan eh. Tsaka, diba? Pagkaharap ordinarily, niya yung mga sundalo. Yung ganong incident, baka hindi patulad ng presidente eh. Diba? Ordinarily, in the past. Do you remember somebody na hindi diba? Sumalubong eto, ng mga... Eto, pumunta pa ng hulo. Diba? Hulo pa. Diba? Hey. Which is not exactly the... Sinoy-noy nun, hanggang Sambuanga lang. Hindi, pumunta siya sa Mitsubishi. Ay! Tuyo na. Di ba ako kayo? Ano naman yung singit? Hulog siya ka, Mitsubishi. Layo naman nun. Grabe.
Aba, mayroon ka naman. Na-appreciate, I'm sure, ng mga Tagahulo yung pagpunta. Mahirap pumunta ng Mitsubishi. Mahirap niya sabihin. Ang layo niya, na Santa Rosa. Santa Rosa yun eh. Kasi yung ang pagpipilian mo, yung salubungin mo yung mga namatay mong polis, at saka pumunta sa Mitsubishi. Napakahirap na decision. Diba? Super yan. I'm sure iniyak ka. Pero dahil kailangan ng bayan magpunta siya sa Mitsubishi, tiniis niyo na lang yung banat na abutin sa kanya. At hindi niya sinalubong yung mga polis. Pero hindi lang yun ang hindi niya sinalubong ayon sa 44. Hindi issue yung mga ano, yung mga namatay sa Albarca. Special forces. Hindi issue yung Mitsubishi. Eh, nagpapasasa rin ng tax break dito sa atin. Hindi issue yan. Papaalala ko rin lang ha, hindi sinalubong ni Noy-Noy yung mga officers na yung mga napatay sa Alba, hindi sa Albarca. Okay. Hindi lang hindi niya pina-court martial pa niya yung mga officials. Kasi pinahiya siya. Tandaan po ninyo yan ha, pina-court martial niya at saka ngayon nagte-trial pa rin sa Sandigan Bayan yung ibang mga officials doon for serving an arrest warrant on a known ASG. Yun yung kasalanan nila. Tandaan niyo ha. Kasi maraming utang yung si Noy-Noy. Yun ang gusto kong gawin niya, sana ni Presidente. Singilin siya. Tapos meron akong clarification, Jonat. Kasi may mga nagpapakalat. Dahil sa ginawa ni Duterte sa ABS-CBN, delikado mga bangko. Kasi laki na pa utang nila eh. Yeah, okay. So yun yung excuse nila ngayon. Ang pinaka-stupidong statement na narinig ko. Tukol dito. Hindi. Itong sabi ng Moody's Investors, ang Philippine Banks, isa sa pinaka matatatag dito sa lugar natin. Kasi ang kanilang non-performing, yung mga loan ho na hindi nabayaran, napakaliit. Okay? Wala pa daw 2% ng total loan. Wala pang 2% ng total loan. Ang hindi mga loans na hindi nababayaran. Isa 'yan sa pinakamababa sa buong Asia kasama pa India. Ibig sabihin kulang wala yung bad loans. Paano mo sasabihin tatagalin ng bangko dahil hindi mababayaran ng ABS-CBN? Wow. Malayo niyan. The most stupid statement I ever heard. I'm sorry. Well, propaganda eh. Siguro dapat tayo sa ayusin ng mga PR yung kanilang Actually, 1.2% ang ating ang 1.2% ng total loan ng banking system ang bad loans. Ang baba noon. Almost 1% lang. Ang pwedeng tumagilid lang diyan kung sakasakali yung kung hindi tutulungan, yung isang bangko kung tuloy-tuloy yung pagra-write off. DBP 'yon. Yan. Kung write off ka ng write off, eh talagang kailangan mo bayad DBP. Kailangan mo ng infusion ng government. Grabe kayo. Mababait nyo talaga. Hindi ho ko sino-sino lang nagsasabi nun sa banko natin, Moody's yun. Ginagalang yan sa buong mundo. No? At binabantayan ng mga investors yan. So kung merong gustong mayanig yung ating banking system dahil dito sa ABS-CBN, mali ho. Umanap kayo ng ibang issue. Huwag ito. Huwag yan. Hindi kakagatin. Okay? At saka nagmumukha kayo stupid. Kung yan ang sinasabi ninyo. Magmumukha lang ba? Mukha lang. Nare-reveal na stupid. Hindi, mukha lang. Ganun? Mukha lang. Kaya naayos yung PR kasi, yan. Pag desperate ka na sa issue, kahit ano na lang kakapitan mo eh. Pag-alam ka lang ano. Yun daw violations, di naman napatunayan. Hindi nga kailangan patunayan eh. Okay? Tapos, manufactured lang daw yung mga nangyari sa house. Manufactured daw yung gusto ko yung ano. Tapos yung COVID ang banking system tatagilin. COVID tokhang. Ang saka bakit nyo inuupakan yung mga... Do they actually think about this? Inuupakan ni Duterte itong lahat ng mga nagsasamantalang elite na to. Samantalang may COVID. This is not the time. It's discriminatory. Matter of time. Why are they being targeted?
Eh, meron pa. Pinagplanuhan daw ang takedown ng ABS-CBN. So what? Sa akin, so what? Pwede rin naman hindi pagplanuhan at sabihin, I don't like your face. Uh-huh. Wala ka ng prangkisa. Eh, itong maganda. Take that to court game. Ito yung betting namin sa grupo. Ano susunod? Kasi tinira niya, no? Tinira niya yung mga tax evaders. Tinira niya yung tubig, halimbawa. Diba? Diba? Ngayon, yung baby, ano kaya susunod? Ano kaya? Yung pharma, niyari niya may na. May hearing mamaya pa? Sa kuryente. Yung bako pa, yung ano, ito, yung Bureau of Customs, smugglers. Ayan. Siyempre, inunan niya yung drugs. No? Pero mga smugglers, meron na siya mga, na, gumanda na ang koleksyon ng Bureau of Customs, by the way. Gumanda-ganda na. Ito yung usap-usapan. Ano kaya susunod? Baka sa loob na ng cabinet. Sana... Hindi kaya? Nakabiglang may magkasakit sa cabinet niya. Sorry, I have to resign. Mabait eh, sa mga tao niya eh, no? Truly. Actually, may mas malaki. May mas malaki. Ito, kagimbal-gimbal na mangyayari. Hinihintay ko talaga, bakit hindi pa rin nakaayos? Kasi meron pa, mahaba pa yung term niya eh. Dalawang taon pa eh. 2 years, marami pang pwede. Marami siya magagawa pa dyan eh. Marami pang mga ngatog na mga oligarchs dyan. Diba? Red Seekers. Yeah. Sino kaya? Sino mga Red Seekers? Oo. Nako. Well, let's see. Ayusin muna niya yung kuryente. No. Kuryente. Yung internet kasi. Ay, birthday ba ni Doc? Happy birthday, Doc Ethel Pineda. Uy, happy siya birthday. Teka, hindi yung anak niya, si Sophia. Ay, di natin birthday, na mabatiin si Sophia. Happy birthday! Pwede ba makiramay ako kay... okay. Makikiramay lang ako kay Jineb. Kung yung aming... ito yung masipag na namibigay ng pagkain sa mga healthcare workers, frontliners. Tapos, isang araw naman, yung mga guards, mga police, binibigyan. Kasi meron siya restaurant, yung Nasi. Okay. Cafe Nasi. Saan yan? Nasi Cafe. Sa loob ng White Plains. Okay? Nathan Road. Okay. Siya yung nagdi-distribute ng mga pagkain dyan, nakapak. Okay. Sinamampalad, namatayan na ng nanay. Oh, no. Nakikiramay kami sa pamilya ni Jineb Nocum. Mm. Ito yung Lovely Rivero. Dating artista. Mila Rivero yung pangalan ng nanay niya. Okay, ito si 9057. May point siya eh. Kaya pinatigil nilang trading stocks nila kasi wala na kay Lopez ang control. Ha? Interesting point yan. Lopez Holdings lang eh. Oo nga. Binenta eh. Pero ang tinitrade was ABS. Kasi maaaring may kinalaman yung Lopez Holdings doon sa hidwaan nila ng mga uncle. Over ABS-CBN. That's why the uncles are still holding on to their stocks. Siyempre, yun ang kanilang major crown jewel. Nila, inaano din ni Presidente na baka papatay siya because of this. Hindi malayong mangyari yan. Ha? Pero in all likelihood, there are two ways kasi to kill off somebody who's doing a good job. Siraan mo or actually take him out. Mahirap yung actually take him out eh. So ang gagawin nila, sisiraan nila ng sisiraan. Ganun lang naman yan eh. You ruin his reputation. So, ang maari ba, yung mga PR. And of course, yung mga traditional media. Kasi, sisirain din nila yung history. Kasi yun ang gagamitin na primary sources ng ating mga historians. Yes. Uh-huh. Yung traditional media, especially print media. Once yun ang maging basis ng pagsusulat ng kasaysayan, all the good that the president has done, o yung yung hindi na siya pwedeng dayahin. Okay. Para to secure the future of the tapos, kailangan siraan nila yung groundbreaker, yung maverick, yung talagang yung nagkakos ng change. Yan ang totoong yan ang totoong rewriting. Yes. Okay, history, yung ganon. Kasi ang sinasabi natin palagi dyan is that
even in the case of ano, even in the case of the Marcelo issues, Marcelo ano, etc. There is pati yung EDSA, EDSA People's Power, etc. It is not about rewriting eh. What we are trying to do right now after so many years of ano, having gotten all the necessary information, facts, etc. is to reframe. Okay. Reframe history. Ganyan din ang dapat ganyan din ang dapat ginagawa para kay presidente ng mga tao ni presidente. Ikwento yung totoo. Wala silang pwede binigno eh. Put in context everything. Yes. Kasi you are not rewriting history. No. You are actually reframing the manner by which history is being written. So naging one-sided ang history precisely. Natin. Eh. At saka kailangan so that hindi na mabalik yung bad old days. Yes. To be able to set off and to explain what the president is doing now. Put it in the primary sources so that in the future, we will continue to have people like Duterte. Eh, di ba yan yung punto ni Larry doon? Hmm. Ang sagot daw ni Harry Roque doon sa People's Initiative, it's up to the Supreme Court. Wag. Sabi ni Larry, hindi nga pwede yun eh. Outright, hindi pwede. Yeah. Okay. Doon pa lang sa Comerec. Eh, oh, outright. Yeah, sabi na, dapat isbok. Hindi yan eh. Yeah. Dapat sabihin sa batas yan eh. Itong si, ano, uy, okay, thank you. May nagpadala ng face mask sa atin. Ano yan? Anong klase yung face mask? Karambola. Karambola face mask. Uy, ginawan kami ng karambola face ng WC Advertising. Greet na lang po yung staff ng, ano ito, VVC o WC? VVC Advertising, yung staff, tailoring garments and printing. Oy, more power sa inyo. And salamat, I hope we will all survive this ano this pandemic. Uy, talaga, may official karambola face mask tayo. Baka ito ay kaliligtas ng buhay ko. Maraming salamat. What a practical gift. Thank you very, very much. Karambola face masks ko kaya, Caroline Ibanez. Oh, ay salamat, Carl. Hindi namin binabati si Caroline Ibanez at saka yung mga staff ng VVC Advertising. Natin, maraming salamat. Yun ang importante. Ito, Jonat, yung mga gambot na hindi isinama sa listahan. Ayun na, ito na po. Baka dapat daw i-bulgar na mga media yan. Sino kaya ang magbubulgar? Ayan. Mm-hmm. Yung mga gamot na hindi sinama sa listahan na merong MRP. Ceiling, maximum price. Hintayin mo lang nyo, hintayin nyo, kinukuha natin. Huwet. Kinukuha mo natin. Oh, you will hear it naman here sa Karambola. At napatunayan bang peke ang land title ng ABS-CBN? Hindi pa po. It's not a trial court eh. So wala pang napatunayan dyan. Eh kung mapatunayan daw, sabi ni Joel Ramirez, eh gawin na lang ng quarantine facilities. Ay, hindi naman, Joel, wag. Masyado mahal yan. Masyado mahal. Sayang yung transmitter. Wag, Joel. Ang napatunayan lang, Joel, ganito. Hindi na ibigay ng ABS-CBN yung kanilang titulo. Yun. Yung totoong ano. May ipakita nila na. May pinakita sila 42 square meters. Ang ibigay sa committee, yung hawak-hawak ni Congressman Marcoleta. Okay. Yun nga yung question. Yun yung taga-Samar pala yung ano. Oo, yung mga ganun. Dayo pala yung titulo. Oh, galing sa Samar. Sorry. Magandang programa yung house to house tungkol sa COVID pandemic, sabi nito. Sino daw kung sakaling may nakita na may COVID, sino raw ang sasalo nung gagastusin para mapa-hospital, pagpapagamot. So bottom line, funding ang problema. May pera ho. May pera saan? Meron. May pera for hospitalization. Oo. Ang kailangan lang 1 billion nga yun nasa ano, DOH. Ang kailangan lang ho, i-harmonize. Okay. Ayun, kailangan ng data harmonizing at saka ng hospital monitoring. Okay. Ang kailangan dyan, pagdating sa resources, i-harmonize din. Kasi nawawala, hindi na ibababa eh. Okay. Hindi na ibababa yung resources eh. Nakabinbin. Dito po sa Legazpi City, 40 per day lang ang capacity ng testing. Okay. Mm. Ang result po, 2 to 3 days. Mm-hmm.
Hindi po nagre-release ng result pag weekend. Kaya umaabot ng 6 na araw. Kaya inaabot ng 6 na araw ang asawa ko sa hotels. Wow. Wow. Bigat 'yun. Ikani 'yun. Aray ko. Ito. So naka 18,000 po kami. Nagastos. Dahil doon. Kakahintay lamang sa resulta. Aray ko, ang sakit. Yun na nga sinasabi natin eh. Pinaghihirapan ng mga tao yung kita na yan eh. Meron nga tayong capacity, pero kung ganyan naman ang sitwasyon natin, edi malaking problema. Ito po. Okay. Totoo po ba na may stocks ang SSS at GSIS sa ABS-CBN? Malalaman po natin yan. Kasi kung totoo, meron silang stock sa ABS-CBN, ang SSS at saka GSIS, pera po yan ng mga members, medyo alamin natin kung anong nangyari. Sila ba'y sumama dun sa pag-ano ni nung impostor o hindi? Yung pagkanyang paglalabas. Baka nailabas din nila. Sana nailabas nila. Bago nagkaroon ng ganyan. Ito pa. Good morning po mga karambolista. Si Pat po ito ng Maynila. Okay. Pwede po ba malaman kung talagang wala na daw hazard pay ang mga nurses? Kasi nung since GCQ na daw, wala na daw hazard pay. Nung ECQ po kasi mayroon, pero iba-iba ang mga computation. Ngayon pong GCQ, wala na po ba silang hazard pay? Dapat meron na. Dapat meron kasi may 1132. May quarantine pa rin eh, tsaka may quarantine. May medical... emergency. State of public health emergency. May follow-up text pala yung sa Legazpi. Kasi daw, kaya sila nag-hotel dahil doon sa quarantine facility, tabi-tabi ang mga tao, meron pang shared electric fan. di lahat ng aerosol. Kaya po, meron din daw iba nasa labas ng facility. May tabing lang na kumot. Iisang banyo lang ang ginagamit. Out of order pa. Kaya po napilita kami na i-hotel yung aking asawa. Ng 18,000 daw ang ginawa. Ay, nakakaawa naman itong situation na to. Sino ba sa Legazpi? Kailangan maintindihan natin yan. Ng mga local government. Tanong natin. Ito. Bakit po hanggang ngayon nagagamit pa ang pangalang ABS-CBN sa news sa YouTube at saka may commercial pa? Kasi buhay pa naman YouTube yung corporate identity nila. Wala lang silang franchise. Wala lang silang pang-broadcast. Free to air. Bawal sila mag-broadcast. Yung sinasabi nilang pinatay ang ABS-CBN, hindi yung totoo yun. Nasentensyahan lang. Hindi sila pinatay. Nandiyan pa naman. Wala pa yung sabi raw na wala Chinese, pang execution. Chinese ang magte-take over ng ABS-CBN. Baka si Lopez ang nagbenta, sabi ni Jimmy. By the way, ha, may constitutional provision na 100% Philippine-owned. So kung may nagkakalat ng rumor dyan, fake news yun. Na magte-take over daw Chinese. Chuchu. Ay, nako. Si Lopez nga, ang tagal ng pinag-anuhan eh. Ang tagal ng debate, dual citizen siya. Ano pa kaya yung out and out na hindi taga... Swerte nga niya tayo, 100% lang citizenship Pilipino. di ba sabi ni Jonah, siya 200% na citizenship niya. 100% Pilipino, 100%. Ito. Si 5455731. Pwede po bang sabihin na lang diretso ni Spokes na hindi pwede ang People's Initiative sa private? Pwede po. Pwede niya sabihin. Pero sinabi niya, Supreme Court daw. Baka lang nakaligtaan niya. Actually, hindi nga. Ito naman si Spokes. At he's too good a lawyer to have overlooked that. Oo nga. Something else is going on there. Baka may yun na nga, interference. Diyos ko. Teka, magbabati pala ako. Si Ma'am Juliet Raymond Ramirez. Sa Juliet. YouTube, tsaka si Bench McNabb. Si Raymond, he says, thank you, you're number one. For source of credible and verifiable information. Si Bench McNabb, magpapapasta pa.
pangsabaw daw sa pasta nagpapadala. Aha, sabaw. Reminder daw to all, social distancing, face mask and hand washing. Maraming salamat sa mga ano, masusugid na commenters dito sa YouTube. Diyos ko. At saka of course, love na love namin yung mga nasa Facebook din. Next. Sana daw mag-ingat. Sabi ni 8352, mag-ingat ng gusto si President Duterte dahil may mga kasama siyang hudat sa paligid niya. Naka-ready, ibenta siya anumang oras. Naku, matagal na ho siyang nag-iingat dyan. Kaya nga, alam naman niya. Iniikot-ikot niya yung mga gawain niya kasi alam niya. Pero tandaan niyo, yun yung danger na when we elect some, the maverick, tapos nag-iisa siya. Tingnan niya nangyayari kay Father Panlilio. Yung ginagawa natin sa locals. Yung kinakain mga, din ng mga sister, tao na kapaligid niya. Kasi it's not enough na yung isa yung nandun. Kailangan buong buo yung team niya. Kaya we can't blame him din pagka he kaya sinasabihan niya si Sara Duterte, huwag kang tatakbo. Unless it's pure patriotism on your part. It is a thankless job, sabi niya daw sa kung ambition at anak ambition niya, lang huwag niya. Yan ang sinabi niya doon sa hulo. Kasama yun ha, sa sinabi niya. Thankless job ang president. Presidency. Pero kung gusto mong yumaman, sabi niya, it's the best position. May patama pa rin sa mga politiko eh. Hindi, saka pag hindi pa kayo nakaitindi dyan, kayo man nandyan sa inner circle, na kung ano, ewan ko na lang. Okay, maraming salamat sa pagsubaybay sa karambola ngayong araw na ito. Ang bayanan, susunod na programa, Yes, Yes, Yo, Topacio with Doc Chelejano, Estrada Saldivar, and Attorney Ferdy Topacio. Oh, karambola. Sumayin niyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pangtalaga sa iba't ibang mga isyu dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.